We are the Bautista Family. And here are 5 tips on proper parenting. So, first, number one, engage with your kids in activities. So, always keep them active. Hindi lang lagi nasa harap ng TV or nasa computer. Have them do sports. Pwede silang mag-art. Pwede silang learn how to play a musical instrument. Basta keep them active. Mm-mm, correct. Tapos ang second namin listen to your children. Marami kasi sa mga magulang na feeling nila na parang kailangan sila yung tama, lagi sila yung papakinggan. Pero actually, pag nakinig kayo sa mga bata, marami rin kayo matututunan sa kanila. At mas madali maayos yung isang problema, lalo na parang tantrum sa sila. Kung inindihin kung bakit sila nagtatantrum, imbis na magalit ka rin, kasi galit nga sila. Also, and number three, you want to get to know and spend time with your kids more. So, kung pwede nyong isama sila sa work ninyo or sa mga activities ninyo regularly para lang makilala nyo sila at makilala kayo ng mga anak ninyo, gawin ninyo. Or go on dates. Go on dates, simple play dates after school or after work. Which leads us to the fourth thing, which is to always make time to get past the high and low points of your children's days. Kasi kami parang pinaka-importante sa amin of the day is dinner. So we make sure that we have dinner every day together. And then we always ask the kids yung high and lows nila for the day. So syempre, at the beginning, explain muna namin. Pero eventually, nakuha na nila kung ano yung high and low. So from there, magigets mo na rin, magkakaroon sila ng parang trend. Malalaman mo na kung anong ugali ng anak mo, kasi ano yung lagi nilang ginagawa. And last but not least, start them early with doing chores. It gives them a sense of responsibility to do work inside the house. At saka, you can come up with some sort of reward system para ma-inspire sila para magtrabaho. Saka maging independent na hindi sila nade-depend lagi sa mga yaya para gawin lahat para sa kanila. Na kaya nilang gawin na kahit mag-isa.